Nabilis yung grocery. Sobrang dami ng tao. Bumili lang kami ng mga kulang pa namin ng fruits. Saka yan po. And syempre, milk tea's life. Milk tea! Okay, so nandito tayo sa SM Aura. Habang nag-grocery kami dahil walang nangyari sa punta namin dito. Supposedly, punta kami dito para magbangko dahil meron kaming kukunin na remittance. Unfortunately, sabi sa video, wala daw cut-off daw ng remittance. So, wala kayong magagawa kundi mag-grocery na lang. And then after this, uuwi na agad kami dahil meron kaming maliit na batang kasama na medyo nagmumuryot na malapit naman siyang mumuryot. Pinapin na naman siyang konting milk to settle her down. Medyo okay na ulit siya. But hopefully, hindi na magtuloy yung kanyang pag-mumuryot. So, ang daming tao ngayon sa shopping. Last minute shopping for the New Year's Eve. So, kami rin yung ginawa namin. Kami ng mga maraming mga klase ng fruits. Sana kumakompleto namin yung tao. See you again later. A few moments later. Baby love! Hello, baby! How was your experience sa grocery ng SM Aura? Mas gusto mo ang all day, no, baby? Less tao. Right, love? Love you! Baby Cadence! Pauwi na kami after very quick grocery. Grabe, wala pa tayong 2 hours. Wala pa tayong kalahating oras sa labas, love. Ganda pa naman ang OOTD ni baby. Kesa uwi na tayo na, baby love. Medyo madilim. Hapon walk. Anong hapon walk? Afternoon walk. Super afternoon walk. Dito sa Istria. Ay, parang dilim-dilim naman. Hindi naman dito kadilim. Itong dilim sa camera. Kadilim mo. Kasi si baby gustong mag-walk muna. Doon siya nag-walk. Gusto niya ang gumalagala muna. Si baby. Yan daming bata. Ah! There! Then after siguro ng ilang rounds, balik na rin kami sa bahay. Hindi pa namin nawababa yung pinag-groceryhan namin. Magta kami kaagad dito. Ikot-ikot. Habang merong pang ano. Habang hindi pa super dilim. Night swimming! Si baby mag-swimming na rin sa susunod yan. Baby love! Ayan, no? Like a boss! Like a boss! Tumitingin talaga siya. Like a boss! A few inches later. Hello everyone! So, nakabalik na kami dito sa bahay after ng quick grocery namin for tomorrow's medianoche. Tama love, no? Medianoche. So, naisipan kong i-share sa inyo yung laman ng aming diaper bag. So, ano nga ba ang nasa loob ng diaper bag na to? Because lately, parang napapansin namin na medyo madalas na yung paglabas namin, lalo na kapag may check-up si baby kasi monthly na yung check-up niya. Plus yung vaccine niya, tapos since holiday, may mga families, relatives kami na gustong pumasyal sa labas si baby yun. Gising pa rin si baby, ayaw niya pang matulog eh. So, etong diaper bag namin is, or laman ng diaper bag namin is good for minimum of 2 hours, max of what love? 6 hours, no? Yun yung pinakamatagal natin nasa labas last time eh. So, there. Ito yung sa tingin namin eh, essentials na kailangan dalhin pag umaalis kami. Pwedeng hindi ito yung essentials para sa inyo, pero sa amin, ito yung nakikita namin na kailangan namin laging dala or laging naman itong diaper bag. So, doon sa previous vlog namin, siguro yung sa season 1 na vlogs namin, na-share namin yung kung saan namin nabili ito, itong diaper bag na to.
And like what I've mentioned there, usually yung mga diaper bag, mga libo-libo, hindi ko alam kung bakit. Siguro depende na rin sa materials na gamit. Pero ito nabili namin, it's just around 800 pesos if I'm not mistaken. 800 daw. And okay pa rin siya hanggang ngayon. Lagi-lagi na talaga namin itong dala. And ano pa, ang dami niyang compartments. So probably we can start dito sa harapan. Ano bang laman nito? Unang-una, lampin. Ano bang tatak na itong lampin na ito? Ito yung mga ano, yung nakikita ko sa vlogs before. Lucky CJ, kasi malambot yung tela niya. So kapag pinupunas mo siya kay baby, hindi nasasaktan si baby. So dapat lagi may lampin kasi ito yung ginagamit namin pamunas kay baby or pang birth din. Oh no! Ito yung pili ng birth cloth talaga. So there, dapat lagi may lampin. Aside from that, meron din kaming bib. Most especially right now na medyo parang lagi na naglalaway si baby. So, yung bib na ginamit namin kanina, nilagay ko na doon sa... Ay, hindi, gamit niya pa pala hanggang ngayon. So, nandun kay baby. Next would be this one. Ano tawag dito lang? Cloth book. Basta yun, nabili ko to ano rin, bago pa pinanganak yata si baby. If I'm not mistaken. Pang aliw-aliw lang kay baby. So, cloth siya, tapos merong mga colors. Ito, this one is learning with vegetables. So, may mga pictures ng mga vegetables dyan. 6 yata ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pages para at least malibang-libang si baby pag nasa labas namin. Actually, yung car seat niya, saka yung stroller niya, meron ding ganito. Hala, umiiyak na si baby. Wait lang. A few moments later. And I'm back. So after 30 minutes, nakatulog na rin si baby. And after that, we can continue. So, nasa na nga ba tayo? So, yun. Yun lang yung laman ng first pocket na to. Itong mga insulated pockets. Yan. Tatlo siya, pero wala naman kami masyado nilalagay dyan. Itong loob ng bag, meron siyang 1, 2, 3, 4. Mali. 2 insulated pockets, tapos dalawang side pockets, tapos meron pa siyang pocket na may zipper. So, doon sa dalawang insulated bags, hindi naman kailangan dapat nandun to. Pero since wala naman kami nilalagay dito sa insulated bags, nilalagay ko lang dyan is itong extra breast pad ko. Kasi, lagi akong may leak. Lalo na kapag nagpapadede kay baby. Minsan kahit hindi ako nagpapadede kay baby, nag-leak siya. Kahit na hindi pa ganun ka-engorge. So, kapag lumalabas, aside dun sa suot ko ng breast pad, meron pa akong extra. Then, meron din kaming extra ribbon kay baby. So, minsan naka-bonnet siya, minsan naka-ribbon, just in case na mawala yung nakakabit na ribbon sa kanya. At least meron kaming extra dito. So, there. Next would be yung pinakaloob ng bag is, of course, itong changing pad. Ito, gamit na gamit namin talaga ito. Nilagay ko rin ito dati sa previous vlog namin, yung newborn essentials for traveling. So, ito siya. Again, ano siya, enough lang yung laki niya. Hindi pa naman lumalagpas si baby dito. Tapos, may pagka konting padded siya. So, hindi siya ganun katigas kapag nilalagay mo si baby sa changing table or kung saan man. Mas meron lang ako nilagay dito na extra lampin just in case na kailangan. There. Ganun din, katulad nung nagpack kami ng hospital bag, naka... Ano tawag dito? Ano tawag dito? Ziplock. Yun. Naka-ziplock din yung mga gamit ni baby sa loob. So, here, itong pinakamalaking ziplock, ang meron dito ay blanket. Tapos natin. Meron kami yung blanket just in case na kailanganin kapag inabot ng gabi, tapos lamigin si baby, at least may blanket kami. Extra lampin kapag nadumihan, nawala yung lampin namin na nandito sa unang pocket. Tapos extra face towel. Then, extra bib. So, yan. Puro mga extra-extra lang yan. Yung diaper ni baby.
So, usually, average, na nagdadala ako ng apat na diaper ni baby. Depende sa tagal na alam kong ilalabas namin. Pero, minimum of 4, max of 8. Nung nakaraan, nagdala ako ng 8, pero dalawa lang din naman yung nagamit namin. So, 4 to 6 yung dinadala namin. Ito. So, kung meron changing pad, ginagamit din namin ito. So, ano to? Ano to eh? Lalagyan ng sabon. So, binili namin to noon pa para kapag nagta-travel nga, tapos kaila pag umupo si baby or nag-wiwi kasi hindi pa kami lagi nag-wipes talaga para at least baka kasi sensitive pa rin yung skin ni baby. Pero, good thing na napansin namin is hindi nagkaka-rashes yung bum-bum ni baby. But still, gumagamit pa rin kami ng cotton. And ito, nilalagay namin dito yung tubig. Actually, dito sa side pocket sa labas. Yan, lagi kaming meron dalang water. Just in case na sa sasakyan or kahit na sa labas. At hindi kami umabot sa changing station na merong water. At least meron kaming dala. So, yan. Ziploc na bag. So, mga extra lang din to. Extra clothing ni baby. So, meron siyang extra onesie. Yan. Actually, dalawa. Bakit nga ba dalawa? Ah, kasi last time, parang kala ko mga 6 hours kami mawawala. Pero parang mga 4 hours lang. So, pero usually, isa lang yung dinadala kong extra onesie. Then, merong extra na tights. Para partner dun sa onesie. Lalo na kapag ginabi kasi, diba, baka malamig sa labas, at least yan, meron dyan. Then, extra bonnet with ribbon. Bonnet. Then, extra, ano tawag dito? Booties. So, hindi ako nagdala ng socks dito. Then, extra mittens. So, yan, puro extra. Na set. There. Then, ano pang laman na itong bag? This one. Sa side pocket, meron akong dalang swaddle. Bango. Kunwari, nasa mall kami, tapos baka super lamig. Kung super lamig nung place, syempre si baby kailangang hindi malamigan. So, kaya meron kami dalang swaddle. Yan. Tsaka pag gusto niya matulog na mahimbing. Then, dito sa kabilang pocket ay naman ito. Alcohol, syempre kailangan yan. Then, meron kaming after bites. Yan, kinagat na yata ako ng lamok. Oh. Ever na tingin namin, nakagat si baby na lamok, at least ayan, may after bites kami. Hindi ko pa din alam kung ano yung best na ipahid kay baby para hindi siya kagatin ng lamok. So, hindi pa ako nakapag-research kung ano yung magandang product. Pero yun yung iniisip namin next sa bibigyan. Then, itong thermometer. Kasi kailangan to. Yung baby bee thermometer, package. Kasama niya itong, hindi pala itong bag lab, no? Yung sterilizer. So, yun. Naka-discount kami dito. Parang regular price yata nito is $750 or kulang 800. Nakuha namin siya ng $400 ata. So, yan. Thermometer. Para at least ma-check natin ang temperature ni baby, just in case. So, yan. Then, last would be on this pocket is, Ito. Laundry pouch. So, syempre, kapag nadumihan si baby, yung damit niya, dapat meron kang, or lampin niya, dapat meron kang lalagyan ng madumi. So, yan. May dalawa ako. Hindi ko alam din kung bakit dalawa dinala ko. Pero, just in case. Puro just in case. So, yan. Ano pa? Okay. Here pa pala, dito sa outside pocket din, is yung aking nursing cover. So, nursing cover, importante to. Kasi minsan, meron yatang mga places na walang breastfeeding station. So, orare, kumakain kami, diba? So, yan. At least, laging merong nursing cover. Dahil si baby, unlatch na siya. By demand ang aming pagpapadede sa kanya, hindi by oras. Then, sa kabilang pocket
is wipes. So, like what I've said kanina, up to now, gumagamit pa rin kami ng cotton and water. Pero kapag nagpupuko si baby yung final touch, ito sa bum-bum niya, would be this one. Final touch pa lang. Now, usually, final touch naman namin, ginagamit lang itong wipes. Sa kapag kailangan namin, aside from the alcohol. So, there. Yan ang laman ng aming diaper bag. So, hindi siya ganun karami. Again, depende kasi yan sa age ni baby. So, si baby 2 months pa lang ngayon. So, for now, ito lang yung usual na nagagamit namin. Yung extra clothing siya nga, parang once lang kami na kailangan talaga ng extra clothes. So, yun lang. Yun ang aming diaper, what's in your diaper bag. So, I hope kahit pa paano nakatulong ang video na to. If you like this video, please don't forget to click the thumbs up icon below. And please don't forget to click the subscribe and the bell button so that you'll get notified for the upcoming vlogs. Thank you for watching. Bye!